Isang magandang hapon, UP Los Baños! Ako po si RJ. Excited na ba kayo sa nalalapit na alumni homecoming at UPLB Loyalty Day? Nako, inaabangan yan ng ating mga alumni. Pero bago natin pag-usapan yan at maraming itatanong siguro ang ating mga isko at isa tungkol dyan, eh tambay na muna tayo sa programang hatid ay samot-saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Kulay na usapan, magkabulong ang kasaysayan. Papanahong balita, kasabay ng makabagong teknolohiya. Kaya huwag magpahuli, Galing UPLB. Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Mga batchmates, mga classmates, mga blockmates, kamusta na po kayo? Aba, ika-24 na po ng Setyembre 2021. Halos matatapos na pala ang September. Nalalapit na po ang Pasko. 72 araw na lang, Pasko na. Sana ang dalangin nga po natin ay bumuti na po ang kalagayan ng ating pong bansa at ng buong mundo dahil diretso pa rin pong ating laban no sa pandemya. Pero we hope and we pray na ating mga kababayan ay safe and sound, lalo na yung mga isko at iska sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Nabakunahan na ba kayo? Kailangan magpabakuna na po kung mayroong pagkakataon. Please prioritize po natin yan para makatulong din po tayo sa ating mga medical frontliners no. Lalo na ngayon, napakarami ang kaso ng COVID-19 sa mga naglalabasang din mga variants. So malaking tulong po itong vaccine para tayo ay hindi makapanghawa ng iba. Ano po? And syempre, dalangin din natin na makakreate na tayo ng lunas. Anyway, mga batchmates, magpa-attendance check na po kayo sa ating pong programa dahil marami po tayong pag-uusapan no, at makakasama dito sa Galing UPLB. Sa mga bagong scholar ng bayan na tumututok po sa ating programa, ang Galing UPLB po ay napapanood ng live. Every Fridays po tayo tumatambay 3 p.m. sa Radyo DZLB Facebook page. At napapanood din yung mga nakarang episodes natin sa YouTube channel ng Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Mamaya siguro babasahin natin yung mga pagbati ng ating mga batchmates na nakatutok po sa ating pong programa, lalo na yung mga excited sa nalalapit na UPLB Loyalty Day and Alumni Homecoming. Ano kayong pakulo at tema ng ating Loyalty Day at Alumni Homecoming? Malalaman natin yan mamaya kay Ezra na nakabalabal pa rin at nilalamig dito sa studio. Pero siguro Chris, no, dahil last week, wala tayong winner. Ayan, walang nakahula sa ating son sa UPLB. At ang ating pinahulaan kasi medyo mahirap dahil ito ay TTBDO. Ay bihira kasi makapunta mga tao dyan. No? But anyway, hopefully sa atin pong puzzle game for today ay meron pong makahula ng tama. At ang makahula ng tama ay siyang magkakamit ng 50 pesos load mula po kay Director Mark Lester Chico. Baka naman. Nakatutok ba si Sir Chico ngayon? Ayan. But anyway po, makakakamit ng 50 pesos load kung sino man po yung una at tama po ha, na spelling, tama po lahat, nandun lahat ng letra at mga words no, dun sa atin pong papahulaan mamaya-maya po lamang. And syempre, paalala na rin siguro bago natin pakinggan no, yung latest sa ating pamantasan mga batch, lalo na po yung mga kabataan dyan, magpa-register na po kayo. I think 6 na araw na lamang bago matapos ang voters registration sa bansa. Wala po pong announcement for extension.
September 30 kung kayo po ay eligible ng bumoto. At sa mga medyo upper class natin dyan, ng mga isko at iska, mga alumni natin na hindi bumoto dalawang beses na magkasunod na eleksyon, kailangan nyo pong magpa-reactivate. So please, please punta po tayo sa COMELEC or you can try to message them, no? Sa inyong mga lugar para malaman niyo yung detalye kung paano po kayo magpapareactivate or makapagparehistro para bumoto sa nalalapit na 2022 national elections. Naku, napakaingay na ngayon. No? So, lalo sa social media, ilang mga kandidato ang nagpapahayag na ng kanilang candidacy. Naku, magandang pag-usapan yan next time sa atin pong programa. So sa mga nagpapa-attendance check, mamaya sisilipin ko yung ating comment section at special shoutout po sa ating mga tumatambay dyan sa UPLB Open Tambayan last Wednesday. Ay nagposta naman tayo ng question at pwede rin itong sagutin ng ating mga batchmates na tumututok sa ating programa. Ang pinost natin doon ay, ano nga ba yung pinost natin? Ano ang paborito mong merienda o pantawid gutom nung nag-aaral ka pa sa UPLB? So yan yung ating question and maraming salamat po sa ating mga taga UPLB Open Tambayan dahil mahigit 429 comments, no? Nasagot, responses, at mukhang mahirapan na naman tayong basahin lahat ito. Pero unti-untiin natin yan. Maya-maya na napapanood din. Pero mas maganda sigurong maging updated muna tayo sa mga latest happenings dito po sa atin pong pamantasan na for sure miss na po ninyo. Ito na po ang mga balitang handog sa atin ng Office of Public Relations. Heto at Arangkada, ang UPLB Balita. Magandang araw! Narito ang ilang balita mula sa UPLB. UPLB, 11 taon ng 100% passing rate sa EE Board Exam. Kauna-unahang Sharecom for Asia Forum, inilunsad sa UPLB. UPLB Research, kinilala sa Cross-Regional Symposium. Napanatili ng UPLB sa 11 pagkakataon ang 100% passing rate nito sa huling Electrical Engineering Board Exam. Nakasama sa top 10 ang 4 na examinees mula sa UPLB na sina Jero Ching sa 7th place, si Daryl Jed Israel at Aaron Sarmiento na parehong nasa 8th place, at si Rochelle Marie Flores na nasa 10th place. Ayon sa Professional Regulations Commission, 1,668 mula sa 2,590 examinees ang nakapasa sa Registered Electrical Engineer Licensure Examination ngayong September 2021. Pinangunahan ng UPLB College of Forestry and Natural Resources ang kauna-unahang Sharecom for Asia Inaugural Forum noong September 15. Pinamagatan itong Sharing Lessons, Advancing Collective Action in Community Forestry in Asia, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng social forestry at community forestry. Pinag-usapan dito kung paano magiging katuwang ang mga komunidad sa pangangalaga ng mga kagubatan at kung paano rin matutulungan ang mga komunidad na umaasa rito para sa kanilang kabuhayan. Tampok sa forum ang mga eksperto sa forestry galing sa iba't ibang bansa sa Asia na nagbahagi ng kani-kanilang mga kaalaman at karanasan sa pagsunod sa social forestry agenda ng kanilang bansa. Tampok din sa programa ang virtual turnover ng isang atlas na naglalaman ng datos mula sa Community-Based Forest Management Research Project ng UPLB sa DENR. Inaasahang magiging pundasyon ito para sa pagpapatupad ng community-based projects sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapangalagaan ang mga kagubatan. Kinilala sa International Symposium ang isang research team mula sa College of Human Ecology noong September 16. Nakatanggap ng Best Poster Award sa Education category ang kanilang research na Examining Instruction Methodologies for Eco-Disaster Risk Reduction in the Human Ecology Education Program in the Philippines. Pinagkaloob ito ng Partnership for Environment and Disaster Risk Reduction o PEDRR sa kanilang Cross-Regional Symposium. Ipinagkaloob din ng PEDRR sa research team ng CHE
ang Championship Award bilang pagkilala sa kontribusyon ng kanilang grupo sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng pag-aaral sa disaster risk reduction. Nilayan ng research ng CHE na tignan ang ugnayan ng pag-aaral ng ekolohiyang pantao at ng kabaligiran nito sa ecosystem-based disaster risk management o pagbabawas ng panganib sa sakuna. Napagtanto sa kanilang pag-aaral na maraming oportunidad sa BS Human Ecology Curriculum upang matalakay ang mga importanteng konsepto sa disaster risk management tulad ng disaster risk, vulnerabilities, at resilience of ecosystems. At yan po ang mga nakalap naming balita mula dito sa UPLB. Ako po si Jessa Arana, nag-uulat para sa UPLB Balita. Maraming salamat, Jessa, mula po sa Office of Public Relations. Siyempre sa pangungunayan ni Direk Mark Lester Chico sa handog nilang UPLB Balita. And again, nagpamalas talaga ng galing itong mga taga-UPLB. No, 11 years na pala tayong 100% passing rate sa Electrical Engineering Board Exam. Congratulations po sa mga bagong engineer para sa bayan, electrical engineer para sa bayan mula po sa UPLB. Speaking sa mga congratulations, ay kinokongrats din natin itong si Bea Suavenko. Ayan. Si Bea Suavenko po ay isang BS Agriculture student na nagwagi yung kanyang project no sa The Young Farmers Challenge, a competitive grant assistance program mula sa DA. Ang kanya pong project ay a farm in the city no sa sa lungsod ng Taguig ata yung kanyang project no. Binigyan siya ng parang fund para simulan yung kanyang proyekto, and we're hoping ma-interview natin sila Bea no at ang kanyang grupo dito at tingnan natin kung paano nila i-implement. Maganda yan no, yung farm in the city, lalo na usapin pa rin natin yung food and nutrition security sa atin pong bansa. At pag pinag-usapan ng food and nutrition security, malaki pong katuwang ng atin pong pamahalaan ang UPLB no in advancing food and nutrition security. So congratulations po sa ating mga scholar para sa bayan. Speaking sa mga isko at iska, yung mga naka-enroll ngayon, ipa-flash natin yan sa screen dahil ayon sa announcement ng Office of the Vice Chancellor for Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Ayan, OVCSA ay until mamayang alas 5 ng hapon na lamang ang hindi voters registration kundi yung extension ng registration ngayong semestre at pagbabayad ng inyong mga bayarin, no, payment of fees kung meron man sa atin pong pamantasan. So pinapaalala ng mga isko at iska na nag-enroll ngayong SEM until 5 PM na lamang po ang registration dito po sa UPLB. So bago na tayo mag-pause sa commercial break, ay ipapakita muna ni Sir Chris yung unang puzzle piece na po tulad ng pagbati natin kay Vice President Gien Garma na nanonood sa ating programa, kay Tita Angie Maghuyop nanonood po ng live dyan po sa Agronomy, at si Azareta Hernandez ay nakatutok din po sa ating programa, at kaibigan ko to si Aldro Andino ay nakikinig din po sa ating pong programa. So ano ba yung game natin? Puzzle ay for today, ito ay tinatawag natin na saan pa rin? Saan sa UPLB? So saan nga? Ayan. Nakikita niyo pa po ba ako sa screen? So habang inaayos natin yan, ay siguro pakita natin sa screen na no, yung ating first puzzle piece na saan sa UPLB. Nakita niyo po 'yon? Nag-black screen po ba? No, anyway, nakita niyo po ba yung first puzzle piece na in-unveil ng ating director na si Chris? So, kung alam niyo po ang sagot, mag-iwan po kayo ng sagot sa comment section ng ating po programa, at kung tama 'yan, magkakamit po kayo ng
50 pesos loan mula po sa Galing UPLB. Before we go on sa ating commercial at dumako sa ating Tuklas UPLB segment, basahin ko lang po yung mga sagot ng mga taga Open Tambayan, no? UPLB Open Tambayan sa ating question na ano yung paborito nilang merienda o pantawid gutom nung time na nag-aaral pa sila sa UPLB. Ilan sa mga sagot ay yung Spanish bread daw po kay Nang Bobs ata ito, no? Ba, meron social dun sa isang social na coffee shop. Ayan. Pansit Canton at Skyflakes. Naku, staple yan sa mga estudyante. Ito, miss yun na rin, oh, mula kay Kiara Manuel. Sabi niya, yung fishbowl daw sa Raymundo at salamat daw sa extra isang piraso kay Kuya George. Ayan. Siyempre, dito sa DevCom, yung mga kutkuti natin dyan, yung Honesty Store ni Tito Ding. Sino ba dito yung mga DevCom student na nakikinig? No? Naku, mamimiss nyo yan. Masarap yung mga kutkuti ng Honesty Store dito sa DevCom. Lalo na kapag inaantok na kayo. Oh, meron din nagsagot ng Shingaling Japanese pancakes, aba, sa Raymundo. Meron naman yung masarap daw na mami ni Kuya dyan sa may FO. Naku, nakaka-relate kayo ating mga estudyante. Siyempre, ito sa Raymundo, yung Proben. Alam nyo yan, yung blue bag. Siyempre, meron din nagsabi ng Bidani Fish Balls. Sir, yan ano yun? Ano yun? Mayroon ba tindahan dyan sa may Bidani? Okay, meron naman nagtitinda ng Orlean daw at Frozen Coke and Royal dyan sa may tapat ng Shapers. Alam nyo, naalala ko nung college ako, no, mga ilang taon lang naman nakalipas. Yung Orlean ba yan? Orlean. Nakikiyam ata yun. Ako, dyan sa may Grove. Ay, masarap po talaga yan. Meron naman nagsabi ng... Ano pa? Monay Bae. Yan. Meron din na yung mga malalaking pandesal daw kay Nang Bobs. Yung butterfly na tinapay. Naku, dito na uso yan eh. Nung ako ay undergrad, yung butterfly na tinapay. Yung Monay Bae na mainit-init pa sa may humanities. Ang timeline daw po ay 1993 hanggang 1998. Naku, ano pa lang ata ako noon? Elementary. But anyway, mamaya babasahin pa natin yung ibang sagot ng ating mga katambayan dyan sa UPLB Open Tambayan. At kayo din, ano bang, ano nyo, favorite na merienda nung kayo ay nag-aaral pa sa UPLB? Mag-iwan kayo ng sagot sa comment section. Babasahin natin mamaya yan. Sa pagbabalik ng Galing UPLB, sa Radyo DZLV, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, Galing UPLB, Galing UPLB. Ngayong unti-unti nang papalapit ang araw ng pagboto sa halalan 2022, naisip mo na rin ba ang mga bagay na dapat mong ihanda sa pagboto? Kung hindi pa, abay huwag mag-alala dahil narito na ang ating mga paalala, mga bagay na hindi dapat makalimutan sa darating na araw ng halalan. May limang bagay lamang tayong aalalahanin sa pagboto. Una, alalahanin ang mga kinakailangang kagamitan sa pagboto. Pangalawa, alalahanin kung sino ang iyong iboboto. Pangatlo, alamin kung kailan boboto. Pang-apat, alamin kung saan boboto. At pang-lima, maging pamilyar sa proseso ng pagboto. Sa paraang ito, ikay magiging handa sa pagboto sa darating na halalan 2022. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na website. Ating linangin ang kaalaman sa pagboto upang maging handa sa darating na halalan. Ngayon, halina't bumoto!
At nagbabalik po ang ating programang Galing UPLB sa Radyo DZLV, ang tinig ng kaunlaran. Mga batchmates, tuwing Friday po tayo tumatambay alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo DZLV Facebook page. At syempre, i-share po ito no, sa ating mga social media handles ng UPLB, maging ng ating Office of Alumni Relations at Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Kaya magandang hapon po sa ating mga faculty, reps, staff at lalo na yung mga scholar ng bayan na nagsisimula ng magsunog ba ng kilay, no? Dahil umpisa na nga po ang first semester ngayong taong ito. At hindi ko na patatagalin pa dahil maganda yung ating pag-uusapan sa Tuklas UPLB dahil may kinalaman ito sa ating pong kalikasan. So tinatawagan ko na ang ating partner mula po sa OVCRE. Nandiyan na ba si Mariz? Mariz? Ayan, maraming salamat RJ at isang napakagandang hapon sa ating viewers. Ngayong hapon, pag-uusapan natin muli ang extension activities ng ating universidad. At tulad nga ng nabanggit, isa na dyan ang mga kaganapang hatid sa atin ng UPLB Museum of Natural History. Yan ang tinatawag din nating MNH. So maya-maya lamang ay masasaksihan natin ang ating naging usapan kasama ang ating guest. Pero para sa ating viewers, ihanda ang inyong mga calendar dahil marami-rami ang mga nakapilang ganap ngayong katapusan ng buwan. Yan, at para talakayin ang mga kaganapan na ito ay sinamahan tayo ng direktor ng UPLB MNH. Walang iba kundi si Dr. Marian P. De Leon. So welcome po sa Tuklas UPLB at magandang hapon sa ating guest na si Dr. Marian P. De Leon, ang director ng Museum of Natural History dito sa UPLB. Ayan, good afternoon po ma'am. Magandang hapon Miss Maris at magandang hapon sa taga-subaybay ng inyong programa dito sa Tuklas UPLB. Ayan, maraming salamat po. Una sa lahat ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na makasama kayo ngayong araw. Yan, so ngayong hapon, pag-uusapan natin ang extension activities natin dito sa universidad at isa na nga riyan ang activities ng MNH o Museum of Natural History. So para po sa ating audience, Dr. De Leon, ano nga ho ba ang mandato o ginagawa ng MNH at papaano tumutulong ang MNH sa pagpatupad ng extension mandate ng universidad? Okay, Ms. Maris, may apat na mandato ang UPLB Museum of Natural History. Base ito sa POR resolution during their 877th meeting. So una, ito ang sentral ng dokumentasyon kung saan pinangangalagaan namin ang mahigit 600,000 biological specimens, no? Bukod sa pagiging sentro ng dokumentasyon, kami din ay sentro ng pananaliksik or research dahil may mga research programs kami or research projects dito sa UPLB MNH. Ito ay ang pag-aaral ng iba't ibang buhay sa kalikasan or tinatawag din natin kasaysayan ng kalikasan or natural history. Pangatlo, sentro din kami ng edukasyon. So itinuturo din namin yung mga napag-aaralan namin at yung mga collections namin dito sa UPLB MNH, bahagi din ito ng pagtuturo sa ating mga mag-aaral, researchers dito, hindi lamang sa ating universidad, kahit sa ibang universidad sa Pilipinas. At ang huli, sentro din kami ng information or impormasyon. So ito ay sa pamamagitan ng iba't ibang platforms, no, paraan ng pagtuturo at pamamahagi no, ng information about biodiversity and its conservation. So, yun yung mga iba't ibang ginagawa namin sa UPLB MNH. Bahagi ng pagtupad ng aming mandato at tungkulin. And so, kung hindi po kami nagkakamali, ang MNH po ay magdiriwang ng kanyang ika-45 o 45th na anniversary. No? So, ano ho ba ang tema ng ating 45th anniversary?
Tama ka dyan, Miss Maris. So sa darating na ikatatlumpo ng Setyembre ngayong taon ay ipagdiriwang ng UPLB Museum of Natural History ang ika-45 taon nito sa universidad bilang isang museo. Magkakaroon kami ng simpleng pagtitipon, actually virtual, no? Virtual gathering, no? Ito ay pagdiriwang namin, dalawang bahagi, no? Ang pagdiriwang namin ng una sa umaga, magkakaroon kami ng webinar. Ang webinar na to ay may temang Museum in the New Normal, its role in education, research, and extension. Dito, ipapahayag ng ating mga piling panauhin ang kahalagahan ng museo sa bansa, gayon din ang sitwasyon o yung kinahaharap nito ngayon sa panahon ng pandemya at ang mga tungkulin na ginagampanan ng isang museo sa larangan ng edukasyon, pananaliksik, at extension. So makakasama natin, Maris, sa umaga ng September 30, ang pinuno ng National Committee on Museums ng National Commission on Culture and the Arts, si Dr. Jose Eliazar Versales. Gayun din, makakasama natin si Dr. Ruby Cristobal ng DOST Science Education Institute, si Dr. Cecilia Moran ng Universidad ng Santo Tomas at syempre ang ating UP Faculty Regent at Curator ng UPLB MNH na si Dr. Amy Lynn Dupo. So, Marie, sabihin ko na din ano, sa ating anniversary, may ilulunsad tayong bago for the UPLB MNH. Ito yung virtual reality tour. So, magkakaroon tayo ng launching ng ating virtual reality tour ng UPLB MNH, gayon din yung ating virtual gallery bilang bahagi ng ating pakikisa sa commemoration ng quincentennial sa Pilipinas. At ganun din, last na Maris, marami kasing magaganap sa anibersaryo ng UPLB MNH. Ilo-launch din natin yung database para sa Botanical Herbarium ng UPLB MNH. Yun lang, Maris. Marami pang iba. Baka kulangin lang tayo sa oras. Ayan. Ako, mukhang jam-packed ang ating 30th of September, no? Dahil sa mga activities ng MNH. At nabanggit nyo na nga rin po, Dr. De Leon, itong ating virtual reality tour. Ayan. So, ano ho ba ang i-expect ng ating audience kapag sila ay nag-participate dito sa ating virtual reality tour ng inyong museum? Tama ka, Maris. Yung virtual reality tour natin ay parang nakapunta na rin sila sa UPLB Museum of Natural History. Dahil sa kasalukuyan, sarado tayo dahil sa pandemya at nagkakaroon din ng renovation ng UPLB MNH building sa Upper Forestry Campus ng ating universidad, minarapat namin na magkaroon ng virtual tour para yung mga bisita natin na walang kakayahang pumunta ngayon sa mga museum, lalo na sa ating museum, isang click lang nila, makikita na nila ang iba't ibang display na bahagi ng ating exhibit sa museum. So ano-ano ba yung makikita nila? So marami tayong ecosystems, no, na pinakikita sa ating museo. Ganun din yung mga iba't ibang halaman, hayop, insekto, kahit mikrobyo, meron display sa ating museum. So sa isang click, makikita na nila kung ano yung nasa loob ng museum bago pa ang pandemya at bago pa ang renovation. So syempre kami ay nagpapasalamat dahil ito ay isinulat at iniayos ng aming kasama na isang extensionist, ha, si Florante, Mr. Florante Cruz, na University Extension Specialist ng UPLB MNH. So marami, Maris, marami silang makikita. So kaya abangan po nila ang ating virtual reality tour na ilo-launch namin po sa September 30. So Dr. De Leon, ito po bang tour na ito ay free for everyone? Sa ngayon, Maris, oo.
pinag-uusapan pa ng mga kasamahan natin sa MNH na maaring libre ito, no, dahil i-click lang nila sa website ng MNH, pero maaari din kaming magbigay ng lecture katulad ng ginagawa namin, no, may briefing, no, may briefing kasi may ginawa ang ating kasamang si Mr. Florante Cruz na pagkinlik mo merong captions, mababasa nila kung ano yung nakikita nila. May description, no? Pero may mga nagtatanong tayong mga kasama na mga bumibisita sa MNH na gusto rin nilang magkaroon ng parang briefing ng visit ng visitors. So maaring magkaroon kami ng isang parang tipong meeting or webinar kung saan yung ating mga kasamahan sa MNH ay maaring sumagot sa mga katanungan ng ating mga bisita. So pinaplano pa namin ito, Miss Maris, at kung ano man yung mga updates, makikita po nila sa aming iba't ibang social media accounts. Ayan, ako po ay may follow-up question maya-maya. Pero Dr. De Leon, dito po sa paglo-launch ng ating virtual reality tour, ano po ba ang inaasahan nating makamit? Dito sa virtual reality tour, gusto lang namin na una, no, ipakita kung anong meron ang ating Museum of Natural History dito sa ating universidad. Ito ay namumukod-tangi, no? Dahil sa loob ng 45 years, mapapakita natin yung yaman ng ating likas na kasaysayan. Ganun din, hindi natin, gusto rin natin na kahit sa ganitong panahon na medyo malungkot, no? Dahil may mga restriction dahil sa pandemya, abot kamay pa rin nila ang UPLB MNH at ang aming mga koleksyon na pwedeng gamitin ng ating mga estudyante na ngayon ay nag-online learning at gumagawa ng kanilang mga thesis or research na gusto nilang malaman ano bang uri ito ng hayop, halaman, insekto na sa harapan lang ng computer nila o kung anumang gadgets ang meron sila, makikita nila at magiging bahagi ang MNH sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Para ma-entertain din sila, ganun. And so, nabanggit nyo nga rin po, Dr. De Leon, itong ating database. Medyo bago ito sa ating pandinig, ano? Can you tell us more about dito sa ating herbarium database? Salamat sa pagbanggit, ano? Itong aming launching ng aming Botanical Herbarium Database. Kasi kung matatanda mo, nabanggit ko, may mga iba't iba kaming may mga collection kami ng iba't ibang klaseng halaman, ferns, no? Pumupunta kasi ang ating mga mag-aaral at ang ating mga researchers sa museum para tingnan, no, kung ikumpara yung kanilang hawak na specimen sa meron kami. So para kaming library, no, they can compare and they can do the research by comparing kung ano yung meron sila sa meron kami upang magabayan sila sa pagbibigay ng tamang pangalan dun sa kanilang pinag-aaralan. Ngayon, dito sa ating online herbarium database, makikita nila ang mga larawan ng mga halamang ito, pati ang mga description, pati ang mga pangalan. So, hindi na nila kailangan pumunta sa ngayon, ano, sa UPLB MNH Botanical Herbarium para tingnan ang mga ito. So, pupunta lang sila sa website ng UPLB Museum of Natural History at doon na nila makikita ang virtual database ng Botanical Herbarium. So, na maraming salamat po, Dr. De Leon. Ako, dapat yata nating ipakita sa ating audience. Kung tayo po ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa bagong activities ng MNH, ito po ay matatagpuan sa kanilang website at sa kanila rin pong Facebook page. Ayan, nag-a-update din sila dyan. Ito pong ating database at ang virtual reality tour, hanggang kailan po kaya ito available sa public? Hanggang kung may forever. So, what I mean is, i-update naman ito. So, kung magkakaroon kami ng bagong exhibit, maaring ma-update ito. At kung allowed na ulit na magbukas ang mga museo sa Pilipinas, lalo na sa ating universidad, I think maaari pa rin nila itong tingnan kasi ito ay naka-archive na sa ating UPLB MNH website.
Yan. So maraming salamat po. Bago tayo mag-end, ilang huling paanyaya po o pagbati, Dr. De Leon, meron po ba kayong message sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Maraming salamat, Miss Marisa. No? So ikukunin ko na itong pagkakataong ito upang ibitahan ng lahat, lalo na ang inyong taga-subaybay at ang buong komunidad ng UP Los Baños sa aming nalalapit na ika-45 anibersaryo. So ang umaga po, tulad ng nasabi ko, sa umaga po magkakaroon tayo ng webinar. So ito po ay may temang Museum in the New Normal, its role in research, education, and extension. So makikita nyo po yung QR code namin. Kuhanan nyo lang po ng picture para makapag-register po kayo sa aming webinar. Sa hapon naman, Miss Maris, medyo intimate yon kasi ito ay pagtitipon-tipon ng mga staff, no? At curators ng UPLB Museum of Natural History, kasama na yung aming mga partners. Magkakaroon kami sa hapon ng State of Museum Address. So, ilalahad namin ano na ba yung naging accomplishments ng UPLB MNH in the past 6 months. Sundan po ninyo kami sa aming social media accounts. Sabihin ko, Miss Maris, yung aming website, yung aming Facebook page, yung aming Twitter, yung aming Instagram at ang YouTube channel. Lahat po ng aming mga activities, webinars, workshops, no, lahat po ito ay makikita nyo sa aming website. Miss Maris, makikita din pala nila yung ating virtual gallery for the quincentennial commemoration sa ating UPLB MNH website. At kami po ay sa ngalan po ng aking mga kasamahan sa UPLB Museum of Natural History, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng naging bahagi ng 45 glorious years for the UPLB MNH. Kabilang na po dito ang lahat ng naging chancellor, no, ng 45 years, ng vice chancellors, at lalo na po ang kasalukuyang chancellor, Chancellor Don Camacho, Jose V. Camacho Jr. At ang siyempre po, ang aming big boss, si Vice Chancellor Merdilyn C. Litt, sa lahat ng support ang ibinibigay po nila sa UPLB Museum of Natural History. Miss Maris, magpapasalamat din ako sa aking mga kasamahan sa UPLB MNH, ang aming mga researchers, ang aming mga extensionists, ang aming mga admin staff, ang aming mga project staff, at aming mga curators sa walang sawang pagtulong, paggabay at pagsubaybay sa UPLB Museum of Natural History. Siyempre, we're cheering for another 45 years or more for the UPLB MNH. Congratulations sa lahat ng bumubuo at sumusuporta sa MNH at happy 45th anniversary sa inyong lahat. So muli, maraming salamat po, Dr. Marian P. De Leon, Director of UPLB MNH. Yan, maraming salamat po. Ayan, so sana na-note natin ang mga inihanda para sa atin ng MNH. Ito po ay libre sa publiko, ito ay educational at safe na safe din yan dahil tulad nga ng nabanggit ni Dr. De Leon, isang click lang. Ma-access natin ang mga ito mula sa ating mga bahay. Yan, so muli, maligayang pagbati at happy 45th anniversary sa UPLB MNH. Balik sa'yo, RJ. Maraming salamat, Maris, at happy anniversary po sa Museum of Natural History ng UPLB. Pero Maris, meron bang mga ilang paalala ang OVCRE sa ating mga kasamahan dito sa pamantasan? Ayan, yes po, isang maikling paalala lang. Lahat tayo ay iniimbitahan ng UPLB Extension Agenda Ad Hoc Committee sa kanilang university-wide consultative meeting para sa extension agenda ng universidad. So magaganap ito sa 29th of September, nako, 5 araw na lang, sa ganap na alas 2 po ng hapon. Yan, so gusto po natin marinig ang inyong mga boses at masiguro na ang ating nakakapag-responde tayo sa needs ng ating mga komunidad.
Yan, so para sa karagdagang impormasyon, hanapin lamang sa Facebook ang UPLB Research and Extension. Yan po ang aming page. Marami pong salamat. Thank you, Maris. Pero bago kita pakawalan, ano ba? Sabi nga yung ating question of the day. Ano ba ang paborito mong merienda or pantawid gutom nung college days mo dito sa UPLB? Ito po ba ay mula nung may allowance ako o nung wala? May ganun pa ano? Opo, magkaiba po yun. Ayan, pero syempre po, ito, tayo ay loyal sa Papus Siomay. Ayan, ano po yan? Legend po yan. Hanggang ngayon po ay bumibili po ako doon. Oo, tama ka dyan, Maris. Isa talagang alamat yung ka Papus Siomay. I think may branch din yan sa Kalamba. Yung pantawid gutom talaga ng mga gipit na mga scholar ng bayan. No? Yun talaga partner mo, ha? Papus talaga. With rice ba yan o papus lang? Siomay lang? Yes, with rice po. Dahil wala tayong time magluto nung tayo ay estudyante. Okay. Maraming salamat, Maris. Maraming salamat sa OBCRE. Ito po ang ating tuklas UPLB sa galing UPLB. So, binabati rin natin, no, yung mga pagbati sa Museum of Natural History, si Dorina Sabatin, si Sir Gen, ayan, nandito na. Happy anniversary daw po sa MNH. Ayan. At si Alan Felizar, congratulations daw po sa UPLB Museum of Natural History. Usapang merienda, sabi ni Ma'am Azeret, ay yung puto bongbong daw dyan po sa may San Antonio naman, de Padua. Ang kanyang paboritong merienda pag nagda-drop by malapit sa university. At nakatutok din sa ating programa si Doc Rina Tan de Luna. Pack na pack, abangan nyo po yan. Sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunaran. Meron tayong nilulutong bagong programang pang-agrikultura at kalikasan kasama po ang UP Pesae. Siguro, bago na natin tayo mag-commercial break at basahin ko yung ilan sa mga pagbati natin, ipapakita na natin yung announcement kasi meron pong open house na po ang UP Pesae bukas. Bukas na po yan yung ating UP Professional School for Agriculture and the Environment o UP Pesae ay magkakaroon ng open house tomorrow, September 25, 1 PM via Zoom. No po, kung gusto niyo pong malaman ano bang ginagawa dito sa UP Pesae, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa may Mindanao, no, may marami rin na nanonood sa atin dyan. Naalala ko yung isang viewer at listener natin, no, si Sir Abedesi, naalala nyo ba yan? Na taga dyan sa Mindanao, no, na alumni natin. So, open house po ng UP Pesae tomorrow, September 25, 1 PM. Attend po kayo dyan. Okay po. So, si Sir Gian late ngayon dahil dyan. Mabasa lang ako ng ilan pang mga sagot ng ating mga taga UPLB Open Tambayan na kanilang mga paboritong merienda. Si Raymundo, ang kanyang favorite ay yung carbonara sa Bayusay. No? Yung mga pantawid gutom. Ano pa ba? Yung banana Q or mais. Doon papasok sa iskinita daw nila. Meron din naman yung maraming sumagot nung butterfly na tinapay. No? Naalala niyo po ba yun? May tsura noon yung medyo matamis siya na may coconut na ano. Basta yun na yun. Yung iced coffee daw sa Fisay para pampagising. Meron naman din, syempre, yung pansit canton ay talagang perfect combination sa mga nagtitipid na scholar ng bayan. Ayan, meron naman siya yung kwek-kwek ng, sa may Bayusay daw po. Skyflakes, ayan, maraming nagsagot ng pandekoko, meron turon at may lumpia. Pero nanguna pa rin po ang pansit canton as pantawid gutom ng mga taga-UPLB. Ba, may social ng konti. Baked mac, ayan, sa Bayusay. Hindi ako nakatikim doon, ha. Ayan, meron din pong sumagot ng katulad kay Maris, no? Papus Siomay, yung arroz caldo sa Co-op Canteen. Ay, mamaya siguro babasahin ko po yung iba. Pero right now, ipapakita ni Chris yung ating second puzzle piece, no? Sa ating pinapahulaang son sa UPLB. Ipakita na yan. O ayan, sabi ni Jerry De Los Santos, yun daw, yung butterfly bread. Sabi ni best friend Polly, ito yung may condensed milk.
No? Wow, may ganun talagang factor. At syempre, ang pansalba talaga, pambansang pansalba ng UPLB students, ang Pancit Canton, sabi ni Sir Gen Garma. Sa ating pagbabalik, meron na naman pong isang certified Tatak UPLB at Tatak UPLB DevCom ang makikitambay dito sa galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB. Superpower ko, nakakalipad ako. Ako naman, nakakausap ko ang mga hayop. Ikaw, hindi mo siguro alam, pero may kapangyarihan ka rin. Kapangyarihang bumoto. Kapag ginamit mo ang boto mo para iaral sa posisyon ang karapat-dapat na leader, magiging maganda ang kinabukasan ko. Maaabot ko ang mga pangarap ko nang walang pangamba. Masaya akong makakapaglaro kasama ang aking mga kaibigan. Kaya sana, yung katangyarihan mo, gamitin mo mabuti ha, para sa akin. At para sa kinabukasan ng milyon-milyong pang kabataang Pilipino. Umaasa kami sa iyo! At nagbabalik po ang galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Mga batchmates, andyan pa po ba kayo o nagme-merienda na po kayo? Ano po masarap na merienda dito sa UPLB na namimiss natin, no? Basta ako yung blue bag dyan sa may Raymundo talaga. Alam yan ng mga certified Tatak UPLB kung ano yung blue bag na ating sinasabi. But anyway, dadako na po tayo sa ating pong last segment na inaabangan ng ating mga alumni, dahil mga alumni ang tampok dito, no, sa ating Tatak UPLB. At syempre, kapag Tatak UPLB, kasama natin si Ezra. Ezra, magandang hapon. Magandang hapon, Kuya RJ, at magandang hapon din sa ating mga taga-panood, syempre, sa ating mga classmates, no? So gusto ko munang pasalamatan ang ating naging guest, no, last Friday, si Mr. Ian James S. Siciliano. And ngayon, Kuya RJ, so we have si Miss Mary Joey C. Cruz. So siya naman ay graduate ng BS Development Communication ng 2014 at siya ay founder and CEO ng Limitless Lab. So syempre, CDC pa rin ang tampok. Last na to, no? Yes, last okay, na to. Last na. Ayun. So panoorin po natin ang ating recorded interview with Miss Joey Cruz. Natin ang ating usapan. Gusto namin malaman kung paano mo kinuha ang iyong kurso. May mga nag-influence ba sa'yo para kunin ang DevCom? So, napakagandang katanungan. Kasi sa totoo lamang po, hindi ko inakala na magiging DevCom ako. Yung kurso po na tinake ko nung nag-upcat ako actually was, syempre, UP Diliman yung una nating tinake. And in UPLB, actually, degree program with available slot yung aking lumabas sa upcat. No? I applied for Communication Arts
arts kasi mahilig talaga ako sa technology, video editing, photography, yan. Gusto ko yan, no? So, I also had this dream of becoming a film director before. So, sabi ko, okay, ata itong com arts, no? Unfortunately, in my freshman year, while I really love being in UPLB, I realized na hindi pala para sa akin yung com arts. Hindi ko alam na mas creative writing siya, mas traditional arts. So, sabi ko, parang hindi ito yung gusto ko talagang tahakin. And that's how I discovered DevCom. So sabi ko, dapat pala DevCom na yung nilagay ko, no, doon sa aking UPCAT. And there was even this time, bago yung second year, when I was deciding kung lilipat ba ako sa Diliman o magsistay ako sa UPLB, choosing between Broadcom and DevCom. But then I realized I really want to stay in UPLB. I see my future here because I made a lot of friends as well. Kahit na medyo clueless pa talaga ako kung ano yung DevCom. Naalala ko pa si Sir Dante, no, sa mga nilala kay Sir Dante. Pinasa ko yung requirements ko sa college sec and sabi ko kay Sir Dante, "Sir, maganda ba tong course na to?" Sabi niya. "Ano bang gusto mong maging?" Sabi ko, "Gusto kong maging film director, sir." Sabi niya, "Ah, ganun ba yan? Mag-ads ka kasi director yung tawag sa ano." Director yung tawag sa head nila. So at that time, hindi ko pa rin alam kung ano yung mga orgs and all. But sabi ko, you know, maybe this is where I belong. And true enough, that was a happy accident na hindi ako nakalipat sa Diliman and I chose to stay in UPLB. I really loved my course in college. So can you share naman yung experience sa amin pagiging dev journal major and other experiences as a student? So I understand na ngayon generalist na, no, yung mga devcom. Mm-hmm. During our time, sabi nila yung dev journal daw yung isa sa mga pinakamahirap, no, kasi daw medyo mahigpit yung mga teachers natin, professors. Maybe I was influenced by my sponsor in UPLB devcom so at that time, so that was Sir JM Embate. So dev journal siya, so sabi ko parang gusto ko rin mag dev journal kasi nung high school ako, support din ako ng school paper namin. And grabe rin yung experiences and learnings na pinagdaanan ko when I was a DevJourn student. During our times, merong LB times. So, syempre, part yun ng course namin. Ayun yung mga times na unang nagkaroon ng newsroom. Tapos, yun din yung times na ang daming mga news, no, around UPLB. Yung experience namin covering those news, that kind of experience, that sense of urgency, you know, that grace under pressure as a journalist, that adrenaline rush and that heart, diba, for telling the truth and asking questions, you know, lahat yon natutunan ko yon dahil sa experience ko as a dev journal major. I can say that marami talagang skills in my major ang nakuha ko na nagagamit ko ngayon. I'm very, very thankful for all those experiences, more than the course, of course, or the major, the professors, no? So, sobrang naging close natin, syempre, yung mga professors natin in dev journal, yan, sila Ma'am Candy, si Ma'am Suba. So, I was very lucky kasi bago mag-retire si Ma'am Suba, naging student assistant niya ako. So, madalas kami doon dati sa DevJourn wing. Nakakamiss. Meron ka bang hindi makakalimutan na professor or subject nung ikaw ay nag-aaral? Are there any unforgettable experience that you can share with us? Madami eh. Siyempre, malaking contribution din yung siguro sa memorable experiences ko talaga. Being part of an academic organization. Kasi doon talaga, so I'm part of UPLB DevCom SOC. And I feel, you know, syempre maganda yung academic courses natin, the formal education. Pero iba rin siya pag pinair mo siya sa education outside of the classroom. Kasi sa org, lumalabas ka talaga, nag-a-activity ka, doon mo matututunan how to do project management, how to do project proposals, conceptualization. So, natutunan ko lahat yon sa org ko. But syempre, in terms of the grounding principles, the values, you know, lahat yan natutunan natin din inside the classroom. It would be hard to give a favorite professor, pero sige, si Sir Winnie yung ibibigay ko kasi kapitbahay ko siya dati. So, Sir Winnie and also Ma'am Suba. No? I really love Ma'am Suba and we stayed in touch, no? Even up to this point. Syempre, si Sir Winnie din. Yung DevCom 70 namin or interpersonal. So, napakaganda rin ng course namin nun. I guess, you know, that's what I love about the DevCom community as well, the college. No? Very close-knit, diba, yung
ating college. And you just feel like you're part of the DevCom family. Diba sabi nila, it takes a village to raise a child. And I feel like in the College of DevCom, it takes the whole, you know, community of staff, support staff, not just the professors, to raise a graduate, di ba? Parang ganun siya, no? So, yun yung sobrang namimiss ko sa DevCom, sa tambayan, di ba? Tapos mga asaran with the titos and the titas, even with mga kaklose na mga professors. Sa career life mo naman, Joey, after mo graduate, anong kinuha mo na work and how did it lead sa career path na meron ka ngayon? If you're a DevCom graduate, there are so many opportunities. Pwede tayong pumunta into advertising. We can go into journalism. We can also go into civil society. We can also go in government. I wanted to be a journalist. So when I was in college, syempre, DevJourn ako. Especially, nag-intern ako sa Rappler. Syempre, idol natin yung mga nandun, di ba? Sila Patricia Evangelista, Maria Ressa, ganyan, no? However, after graduation, I was looking for a job. I think I also applied for several journalism jobs. But, napaisip din ako, ano ba talaga yung path na gusto ko? So, medyo hindi rin ako sold pa kung ano ba talaga yung as my first experience. No? Siyempre, nahirapan din akong mamili, no, kung ito ba talaga yung gusto ko. I applied for several corporate jobs. But, medyo hindi ko nagustuhan. And finally, I was able to find a job that's closer to my heart. Habang nagtitesis ako, so advisor ko si Dr. Shirley Hamyas, and that was the time na thesis na lang yung ginagawa ko kasi na-extend ako ng isang sem dahil nga nag-shift ako. So I worked for the Office of Public Relations. Binigyan ako ng trabaho ni Ma'am Shirley while I was working on my thesis. So sabi ko, sakto, di ba? May racket ako, may extra income ako, and at the same time, malapit ako sa advisor ko. That was my first taste of working for the government, and it only made sense na after graduation, mag-work ulit ako sa isang government organization. It felt more familiar for me. And luckily enough, one of my org mates was working for ICTO, so that's Information and Communications Technology Office, now known as DICT. Yun yung first job ko. So I was a communications marketing officer / project officer. Alam naman natin sa government na marami tayong hats na sinusuot. Because of that first job, I was able to grow my network. I learned a lot about the ICT community. I learned about startups. I learned about entrepreneurship. I was able to travel abroad. No, sobrang swerte ko rin kasi lahat ng mga oportunidad na pwede binigay nung mentor ko sa DICT and previous boss. And I would say that I was able to do all those things. Siyempre, siguro na-notice nila, magaling tong bata na to, no? Hindi sa pag-iyabang. Kasi di ba pag DevCom ka, ang dami mo kayang gawin, no? Kaya mo mag-host, kaya mo magsulat ng POR or kahit magsulat ka ng news. Kaya mo mag-edit ng videos, kaya mo mag-take ng photos, kaya mo gumawa ng project proposal. I think that was the main characteristic that I have, no, and also having this values of for serving the people, which we all learn, diba, at the university na inculcate sa atin yan. And I believe that really helped me to accelerate my career growth. Within 6 months, I was able to be given more responsibilities. Because of those learnings, actually, pagkatapos ko sa DICT, I was pirated by an NGO to be their deputy executive director, no? So, I was only 23 at that time, so sobrang bata ko pa. Pero I cannot imagine na I would be given that opportunity. So yun yung mga tinahak ko na mga career path before I eventually became an entrepreneur. Bago ko narating si Limitless Lab, marami rin akong tinry na other ventures. So coming from government to becoming an NGO executive, parang I want to be my own boss, no? So sabi ko, okay, may mga racket naman ako. So why don't I turn this into my own business, my own venture? So my first venture was actually called Tactica Multimedia, communications agency for government and NGOs. Primarily because yun na yung mga clients ko for my consultancy or freelance work. So apparently, Tactica Multimedia failed. But I don't want to stop. But at this point, I need to survive. That was the time naman that Rappler contacted me. Nagtrabaho muna ako sa Rappler for the time being habang binubuo ko rin yung isa ko pang business
on the side, the second venture, which will eventually become a Limitless Lab. Paano mo naman na-apply ang pagiging DevCom graduate mo sa pag-start mo ng business na Limitless Lab? Actually, yung Limitless Lab, we're not just focused on communication. No? So rather, we're focused on innovation. May it be in the form of comms campaign, building a mobile application or a web application or a toolkit. Siguro yung sobrang key learning that I learned in DevCom na ina-apply ko sa Limitless Lab, yung number one rule natin sa DevCom, pinapaulit-ulit ng ating mga professors yung know your audience. At Limitless Lab, we teach a methodology called design thinking. And one of the basic principles of design thinking is empathy, empathizing with your stakeholders. If you look at it, it's the same with knowing your audience. No? It's just that with empathizing, you know, mas malalim siya. Diba dati ginagawa natin training needs analysis, ganyan. So when we do empathizing work or empathy work at Limitless Lab, parang nagtitesis. So you do ethnographic research, ganyan. So parang ganun siya. But it's very, very similar. And the thing is, we discovered that apparently empathy is something that's not very common, especially in some government agencies. So very top-down approach pa rin. So yun yung ginagawa namin sa Limitless Lab. Tinuturuan namin yung public servants natin how to really understand their stakeholders, how to know their needs, how to know their aspirations so that they can come up with better policies, better programs for their stakeholders. So that's the reason I love design thinking so much, because I feel that it's strongly aligned with development communication. And here's a trivia, okay? When I was starting Limitless Lab in 2017, I was prototyping it. So I was training myself to be a design thinking facilitator or innovation coach. My first ever workshop, I facilitated it in DevCom. Okay, so I tested it. So it's a free workshop. So it was called Design Thinking for Development Communicators. Something like that. No? So first ever ko yun. Kasi tinetest ko pa. Okay, so mag-work ba to? Kaya ko ba talaga itong gawin? No? So I partnered with UTLB DevCom. So I even co-facilitated it with the staff of DevCom before. So pinahiram naman nila kami ng kwarto dyan sa EdCom. So doon namin siya ginawa. And the rest is history. No, today I'm coaching teams, conducting design thinking workshops for national government agencies, even LGUs, and even doing international design thinking facilitation. Do you have any advice para naman sa ating fellow alumni who also want to create a startup just like you did? No, my approach would be to go inside muna yourself and really try to figure out ano ba yung why mo. Ano ba talaga yung passion ko para ma-sustain mo yung commitment mo in one startup idea or business concept. Kailangan it has to come from a very powerful why that you have. Kung ano yung ginagawa ng Limitless Lab, ang why namin, nanggaling yon sa experience ko bilang public servant, yung stint ko sa government. Nanggaling din yon sa experience ko sa college. And even bata pa ako, actually, mahilig na ako sa technology. Mahilig ako maggawa ng mga website. For me, it's really important to start muna with your why and then slowly build the business concept, take small projects in the beginning until such time that you're able to build your credibility. And also, very important, syempre, to find a mentor. Always welcome feedback as well from other people. Maraming salamat, Ms. Joey. Pwede ba namin marinig ang iyong version ng Tatak? Shout out! Ako si Joey Cruz at Tatak UPLB ako. Ayan, Kuya RJ. So, nakaka-inspire, di ba, mm-hmm. yung kwento ni Miss Joey. So, she started na siya lang. Tapos then, he built up from that
Tapos I remember din lang nasama dun sa interview, no, sa recorded interview na I think she started at around 20,000 lang yung meron siya. Akala ko kailangan malaking pera. Hindi pala. Mm-hmm. Yung as she mentioned, kailangan lang yung passion nandoon. Siguro sa akin naman, ang babaunin ko dyan sa kwento niya, no, yung kanyang karanasan na you build experience, no? Mm-hmm. Hindi naman talaga na successful agad, mm-hmm. no? Parang on the top ka agad. Kumbaga, dadaan ka rin sa proseso at mm-hmm. yung mga experiences mo, yun yung po yung magiging stepping stones mo mm-hmm. para sa pag-angat mo naman sa talagang path na pupatutunguhan mo katulad mm-hmm. na kanyang naranasan. Mm-hmm. Wow! Ayun, yung RG. So ngayon, meron tayong mga ilang paalala bago mm-hmm. matapos ang ating programa. Napakahalaga nito. Ezra, ano ba yun? Ayan, so bago yung isa pang paalala namin, unahin ko muna ulit yung paulit-ulit, no, yung ating Loyalty Day. Yes. Ayan, malapit na, Kuya RJ. Una, panood nyo ba sa ating commercial break? May tunog na yung sumunod, no? Yung nauna wala. Ayan, so syempre, visit po tayo ulit sa Loyalty Day website. So ipopost po yan ng ating kasamahan dyan sa comment, no? Mm-hmm, yung page po ng Loyalty Day. So, loyaltyday.uplb.edu.ph and register lang po tayo doon para ma-update po tayo sa mga happenings. Ayan. And then, we have itong sunod po na i-announce ko. So, we have yung upcoming po na Alumni Industry Summit sa November 6, 2021. Ano ba yan? Yes, kuya. So, along with that, malalaman natin yung mga details kung tayo ay mag-join dito sa ating webinar series. So, meron siyang webinar series starting sa September 28. So, yan. Yung una pong webinar ay, ang speaker naman po natin dyan ay si UPLB Chancellor Jose V. Camacho Jr. Okay. Ayan. So, magsa-start po yan at 9:30. So, register lang po kayo dyan kasi ipopostin po yan sa aming Facebook page, mm-hmm. yung registration link. And it will be live din sa aming Facebook page ng Office of Alumni Relations. And yung mga sumunod po na webinar naman ay ganun din po halos yung topic. So about sa academe alumni industry linkages. Yung una po ay the UPLB perspective. October 5, an operational perspective. October 12 ay the industry perspective. And October 26 and November 5, what UPLB can offer. So abangan po natin yan. So maganda rin po na maka-join po tayo sa ating mga webinar series. Ayan. So, maraming salamat, Kuya RJ. Yun lang po yung aming announcement from Office of Alumni Relations. Parang napakarami activities. Yes. Na punong-puno. Ang daming ganap dito sa UPLB. Parang hindi pandemya. Eh, no? But anyway, Ezra, bago kita pakawala, no? Yung tanong natin ngayon, mm-hmm. ano ba yung paborito mong merienda or yung pantawid gutom? Pantawid pamilya program. Pantawid gutom mo nung ikaw ay nag-aaral pa dito sa UPLB. Ang di ko makalimutan, Kuya RJ, ay yung taho dyan sa Visay. Mm-hmm. At nakita ko ulit si Kuya just the other day. Sabi ko, oh Kuya, namiss na kita yung taho mo, ganyan-ganyan. So yun po, yung taho. Sarap na. Lalo na pag morning class mo, no? Mm-hmm. But anyway, sa iba naman ay katulad ni Polly, yung kanyang paboritong spag sa SU daw. At meron din akong narinig. Maganda tong isang comment doon sa UPLB Open Tambayan. Spa ketchup. Spa ketchup. Spaghetti gawa sa ketchup. Ayan. Iba naman tinutulog na lang daw. Ayan. At yung iba daw tumatambay sa humanities. Yung mga masarap ba yan? Pati yung mabubusog ka na talaga. Yung nilupak daw po sa men's dorm. Sabi ni Direct Mark Lester Chico, yung social to, Choco Marbles. Ayan. Wow, Choco Marbles. May mura lang to dati. Mm-hmm. No? Yung sa isang bakery shop dyan. Ito, sabi ko lang merienda pero kadapans na agad, no? At Ellen's Fried Chicken. Ang merienda ay kanin. Oo. At syempre, yung paborito ng mga sudyante, yung gipit para half ulam plus ibang sarsa ng ulam kay Tita Kors. Naalala niyo ba si Tita Kors? Yan sa Raymundo. Yan yung sa mga highlight ng ating sagot ng ating mga nasa UPLB Open Tambayan. So bago matapos po ang ating programa, overtime pa rin po tayo. Ako kasi ang host. Ay, ano ba yung gagawin natin? Pakita na natin, no? Puzzle. Yung ating puzzle na saan sa UPLB? Saan ba yan, Chris? Namiss ko na yan, Kuya. Ayan. Yung lugar na yan. Na-miss mo ba yan? May kasama ka bang pumunta dyan, Ezra? Madalas mag-isa lang ako. Ayan. Saan ba? Ano ba yung pinahulaan natin ngayong araw na to? Makiling Botanic Gardens. Makiling
Botanic Gardens. Ayan. May S pala talaga yon. Gardens. At hindi botanical. Makiling Botanic Gardens. Ayan. Kapitbahay yan ng UPLB Museum of Natural History. Ewan ko lang kung may nakahula po sa ating son sa UPLB ngayong araw na ito. But anyway po, maraming salamat po sa inyong pakikitambay, no? Sa halos higit isang oras dito po sa ating programa. Every Fridays po tayo, ha? 3 PM hanggang alas 4-ish ng hapon ay tumambay po kayo sa programang Hatid ay samot saring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino ng mga isko at iska ng UP Los Baños. Ito ang Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaluluwa. Ako po si RJ. Class dismissed. Happy weekend sa may mga weekend. Stay safe and healthy, mga eskwela ng bayan. Padayon.